Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Ang lulutuin po natin ngayon ay Relienong Tokwa. Ayan, naku po, napakasarap po talaga nito. Pang-ulam, naku. Di ba po napaganda? Makikita niyo po yung feeling. Tara, samahan po muna ninyo ko sa pag-prepare. Unahin po muna natin sa tokwa. Ang gagawin ko po, tutusukin, gamit po kayo ng matulis at matalim na kutsilyo, tutusukin ko po dito. Pwede nyo pong isagad sa kabila. Pagkita po ninyo. Kukunin po kasi natin ang filling. Huwag nyo pong isasagad sa gilid. Mag-iban po kayo ng mga 1 cm. Yan, dito rin po. Dito rin po sa kabila. Mas mahaba po ang kutsilyo, mas okay, mas efficient po. So pag kinusok nyo po rito, pwede pong isaga dito. Ganun din po rito para makita nyo pong even. Huwag na po kayong gumamit ng eskwala ha. Nandiyan nyo lang po. Yan. Sa ibaba naman po, gagawa po tayo ng, huwag nyo po isasagad sa ilalim, butas, dahan-dahan lang po. Depende sa inyo kung gaano kalaki po yung butas po na gagawin nyo po sa tokwa. Check nyo kung pwede nang tanggalin. Yan! Okay na okay po, di ba? Waging-wagi. Ito po, tatantarin po natin at ihalo po natin sa giniling na karne. Ayan, nakagawa na po ako ng 3 piraso. Bakit po may hiwa sa gilid? Para po panagpiprito tayo, yung mantika po ng karne, lumalabas po dito at nagbibigay po yun ng mas magandang lasa po sa ating tokwa. Lalo na po isa-serve po natin sa mga bata. Sa atin pong mixing bowl, meron po tayong dinurog na to. Sa kamay ko lang po dinurog, ito po yung gitna na tinanggal po natin. 1:1 lang po ang sukat. Maglagay din po tayo ng karne. Yan, giniling po ito na pinaghalong baka at babo. Siyempre, kahit anong karne naman po, pwede nyo pong ihalo. Lagyan din po natin ng konting parsley o kinchay. Kung may kinchay po, sa Pilipinas mas masarap po yung kinchay. Huwag nyo pong masyadong dadamihan. Lalo na po kung isa-serve nyo po sa mga bata kasi masyadong strong yung lasa po ng kinchay. Yan. Lagay doon po tayo ng paprika powder. Pwede pong fresh bell pepper. Yan. Lagay din po tayo ng garlic powder. Pwede rin pong fresh, syempre. Ito po kasi ay madali ang recipe. Syempre kung may extra time po kayo, mas fresh yung ingredients, mas okay po, mas masarap. Lalo na po sa handaan, pwede rin po yung parang style na siomay feeling o kaya Shanghai, yun, Shanghai feeling, pwede rin po yung ganun. Lagyan po na tayo ng konting pritong sibuyas. Syempre pwede rin po fresh, mas masarap. Lagyan po natin ng konting asin. Huwag po masyadong marami paminta. Konting asukal lang po. Hindi po tayo gagawa ng minatamis. Sabang nyo pong dami. At isang itlog. Haluin lang po natin itong mabuti. Gamitin po natin kung ano po gusto nating panghalo. Ayan, nahalo na po natin ng maayos. Rest lang po natin to sa room temperature ng 5 minutes. Okay lang na po yung 5 minutes para po lumabas yung liquid sa meat. Mas maganda po kasi yun eh. Kasi yung asin nakakatulong po talaga mag-release ng liquid sa meat at mag-combine po ng maayos yung ingredients.
After 5 minutes, okay na po ang ating feeling. Gamit po tayo ng kutsarita. Depende po sa inyo, depende sa control ng kamay po ninyo. Pwedeng kamay, kutsarita. Pero kamayin ko na lang po talaga. Mag-roll po tayo ng parang sausage style. Press lang po natin. Yung press na talagang masisiksik po yung loob ng kulmahan itong tokwa. Yan. Plat po natin ng maayos. Naisip ko lang po talagang gawin to. Gusto ko po kasi talaga gumawa ng mga invention na may enjoy din po ng mga bata, diba? Kasi mga bata pag tokwa masarap sa tokwa at baboy, yung lugaw, tokwa at baboy. Pero pag mga tokwa, parang yung appetite ng mga bata, di ba? Parang hindi sila ganun ka-excited o enthusiast. Pwede ko English. Tokwa, di ba? Mga ganun. Pero, di ba, meron po ngayon mga sisig tokwa, mga ganun-ganun. Ito po kasi siyempre konting karne, bili lang kayo kahit konting taba. Medyo lalagyan ko pa po si baboy ng konti. Yan. Parang mas maganda po kasi tingnan parang yung effect na umaapaw po yung feeling. Diba may mga ganun effect-effect. Sa mga pagkain po maraming mga effect-effect. Kahit hindi masarap tingnan basta pang IG. Aba totoo po yun. Yung mga dinidisplay po. Pinapahiram po lang ng mga ibang mantika po yun. Para magmas mukhang masarap. Ganda po natin ng ayos. Kailangan po talaga yung karne, press na press para hindi po maghiwa-hiwalay. Lumikit po sa ito. Ayan, okay na po yan. Ready na po natin itong iprito. Set po natin ang ating stove. Ang ating pungkalan sa medium heat lang po, while medium high heat. Baka po kasi masunog agad at hindi po luto ang loob. Sigurado po mayroon kayong sapat na mantika kasi half po, hindi po deep fried. Medyo malalim po yung ating mantika. Kailangan mga lahati po doon sa ating tokwa. Mainit na po ang ating mantika. Ito po ang technique. Ilagay nyo po muna sa siyansi na pahaba pong ganyan. Huwag pong pahalang kasi babaluktot po yan. At i-push po ninyo ng kutsara. Dahan-dahan lang po ah. Kapag nasa kawali na po siya, busan nyo po ng mantika yung ibabaw para mamuo po yung karne at hindi po maghiwa-hiwalay. Kailangan embrace nyo rin po na professional kayo, lalo na kumuha kayo ng video na ganito. Kailangan pakita nyo talagang marunong kayo. Then, nililibaw ko lang po. Siyempre, pag nasa kusina po kayo, huwag po kayong magmadali. Lalo na kung may extra time. Ganito lang po yung gawin nyo at hindi po kayo magsisisi. Yan. Tuloy-tuloy nyo lang po hanggang sa mamuo po yung karne. Nalagay ko na po lahat. Basta dire-diretso nyo lang po yung pagbuhos po ng mainit na mantika sa ibabaw. Hanggang sa mamuti po, talagang puti po dapat talaga ang kulay. Try nyo po. Kapag nakita nyo na pong firm ang feeling, eto hindi pa po. Eto hindi pa rin. Pag firm, pwede na po yung balik na rin. Tabi lang po natin itong dalawa. Para pag binaligtad po natin ay maayos. Dahan-dahan lang po dahil ang tokwa ay napaka lambot. Malagitan nyo po ilalim, medyo golden brown na. So ang technique din po, ganun. Pahaba po ang gagawin natin, alalayan po natin ang kutsara at baligtad po natin. Kapag nabaligtad po natin, huwag po muna natin uusad kasi malambot pa po yung nasa ilalim yung binaligtad po natin. Hintayin po natin medyo mag-golden brown bago po natin uusad. Makikita po ninyo yung hiniwa po natin sa gilid, nagre-release po ng mantika po yung karne. Maganda rin po yun kasi habang piniprito po natin dun sa ibang sides, pumapasok po yung mantika at naluluto po ng maayos ng loob.
o yung feeling po ng ating tokwa. Ayan, golden brown na rin po yung ilalim. Ang gagawin po natin, tutusukin po natin ng chopstick. Idiretso po natin hanggang sa karne. Mas maraming butas, mas okay po. Bakit hindi ko po ginawa to kanina nung hilaw pa? Hindi po pwede kasi maduduro po. Kailangan po talaga firm. Kasi yung huling pagbaligtad po natin ngayon, magre-release na po ng mantika ang filling dahil luto na nga po. Baligtarin ko na po. Dahan-dahan din po ha. Tingnan po natin. Ganun din po ang technique. Pahaba. Dahan-dahan. Yan. Napakaganda po ng resulta, di ba? Golden brown at crisping tingnan po. Yan. Luto na po ang ating relienong tokwa. Makikita po ninyo, di ba? Napakaganda po ng resulta. Hindi po sunog at golden brown. Medium heat lang po dapat. Patuloyin lang po natin itong bagya at ilagay na po natin sa plato. Ayan! Naprito na po natin ang ating stuffed tofu. Pero meron pa po tayong huling gagawin. Maglagay po tayo ng ating mantika. Medium high heat lang po ha. O medium heat, sorry. Medium heat lang po sa ating kawali. Initin lang po natin ang bahagya. Maglagay po tayo ng spring onion. O murang sibuyas. Mabilisan lang po ito. Lagay din po tayo ng parsley. Isa po natin ito ng mabilis. Para mabawasan po yung tapang po ng parsley. O kung kitchen naman po ang gagamitin nyo, okay lang din po yun. Lagay po tayo ng oyster sauce. Mga 1 to 2 tablespoon po. Depende siyempre sa dami ng tokwa po ninyong lulutuin. Huwag naman po 1 cup. Baka maging sabaw po. Sweet chili sauce. Konti lang po ha. Kasi may konting tamis na po yung feeling ng ating karne. Ayan. Okay na po yan. Patayin na po natin ang ating kalan. Habang nagsisisil pa po sa ating kawali, ay isalin na po natin sa ibabaw po ng ating relienong tokwa. Lagyan po natin ng konting crispy onion para mas masarap ang tingnan, para may crunch. At syempre konting fresh na spring onion po para mas magbigay po ng magandang texture at presentation po sa ating relienong tokwa. Ayan! Sa pagtikim po, pakipanood po ng mukbang, hot pot at barbecue. Ilalagay ko po yung link sa ilalim. Ayan po mga kababayan, luto na po ang ating relienong tokwa. Napakasarap po dito at di ba? At napaka-special. Siyempre yung sauce po, depende naman sa inyo kung anong sauce po ang gagamitin po ninyo. Maraming salamat na naman po sa inyong pagsubaybay sa Pinilakang Lakbay Channel. Sa iba pa pong recipe, pakibisita lang po ang Pinilakang Lakbay Channel. Pakiscroll down po. Mayroon pong mga Pinoy recipe at pangkabuhayan business recipe. Maraming salamat po. Lagi pong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang!